Umaga noon, pagdaan ko sa basurahan sa may DZRH radio station, ay nadatnan ko ang isang marusing, payat at pawisan. Abala siya noon sa pangangalkal ng basura. Paano ginawa mo rito sa makeup niya? Actually, delight makeup ko lang siya. Yung look niya, gusto ko talagang mabago. Masaya ako na binalik niya yung noon kong aura. Na-shock talaga ako. Parang minahadji. Ano, tulog ka na lang. Parang pila mo noon. Ano na pala mo ngayon? Ano na pala mo? Grabe ka ng pira noon. Hindi ka nagbigay sa akin. Ano ngayon? Pinili mo yung laki mo. Kung hindi mo rin ako ginanong, hindi din ako mapunta doon. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Umaga noon, pagdaan ko sa basurahan sa may DZRH radio station, ay nadatnan ko ang isang marusing, payat at pawisan. Di ko mawari kung siya ba ay lalaki o babae. Abala siya noon sa pangangalkal ng basura. Huminto ako sa kanyang harapan at napagtanto ko na siya ay isang gay. Siya si Bibian, 39 years old, Tubong, Dabao. Tumingin siya sa akin at nginitian ko siya. Doon nagsimula ang aming kwentuhan. Sabi ni Bibian ay isa raw siya sa mga pick-up gays sa Makati City na kung saan nambibiktima ng mga lalaking uhaw sa pagmamahal, one night stand. Marami ang naging parokyano ni Bibian dahil maganda at bata pa siya noon. Hindi na mabilang ni Bibian ang mga lalaking nagparaos sa kanyang katawan na kanya ring ninakawan ng cellphone, alahas at pera. Pero sabi nga, lahat ng kasamaan ay may katapusan at dito si Bibian ay natiklo ng mga pulis. Nakulong si Bibian sa Makati City Jail ng kung ilang taon at sa paglabas niya sa kulungan ay bitbit ang pangako sa sarili magbabago. Pero hindi nangyari. Isang araw habang siya ay naglalakad sa Pasay ay may nakasalubong siyang dating kaibigan. Kaibigan na lulong din sa droga. Tiklo si Bibian, caught in the act, may droga sa katawan. At doon nagsimula ang higit na masalimuot na buhay ni Bibian hanggang sa matuklasan niya na ang kanyang sarili ay kasama na ang ilang pulubi sa ilalim ng Buendia Flyover. Namumulot ng basura at kumakain ng mga pagkain mula sa basurahan ang dating sikat na entertainer. Dating sikat na entertainer? Si Bibian? Sino nga ba si Bibian? Si Bibian ay si Dondon Makapundag sa tunay na buhay. Dati siyang sikat na entertainer sa Japan. Magaling na singer at mahusay na mananayaw. May kakaibang ganda si Bibian kaya marami ang mga lalaking nahuhumaling sa kanya. Habang si Bibian ay nakatanaw sa bintana ng eroplano na kanyang sinasakyan, sumilip sa kanyang mga mata ang kalungkutan, takot at saya. Dahil after 12 years ay babalik na siya sa tahanang minsan ay kanyang tinalikuran at isinumpa. Si Bibian ay 9-timer sa Japan. Nagtatrabaho siya doon bilang entertainer. Umani ng tagumpay, nagkapera at nakapagpundar ng 2 bahay. Pero kasabay ng biyayang iyon ay ang unti-unti niyang pagkahumaling sa droga. Tanda pa ni Bibian ang masayang araw niya sa Japan. Libu-libong lapad ang kanyang kinikita. Parang balon na tuloy-tuloy ang pag-agos. Walang patlang. Isang ala-ala ng bangungot. Isang ala-alang nakalulungkot. Meron sa ibigay sa'yo. Pagpasensyahan mo na yung aking nakayanan. Pero buong puso ko ito ibigay para sa'yo. Thank you. Nang po, saan na naman mag-crush siya? Crush po. Yung isa, para ilapad mo siya. Oh! How is it? Like it? Tama lang po. Thank you po. Ito, pwede ko na siyang gamitin agad. Irampa mo na. Yan ang isuot mo bago ka umalis, ha? Ang ganda-ganda mo. May pang eroplano ka na. Thank you talaga. Thank you. At thank you pa ako sa'yo. Meron kang content sa'yo. Thank you. Don't worry. Congratulations, Master.
Maraming salamat sa lahat-lahat. Sarah, ano masasabi mo sa kanya na pinanood mo yung buhay niya at ngayon? Actually, good morning mula nung sabi mo sa akin, meron kang hintay po ang isang tao na gusto mong tulungan. Sobra akong na-touch at excited ako. Di ba sabi ko sa ito mo, sabihin mo lang sa akin kung anong araw kami makikita ni Vivian. At ako'y very much willing na makita siya at ibigay yung regalo ko sa kanya. At kahit sa munting paraan, hindi man yung ganun kamahal, taos puso kong binibigyan sa'yo. Salamat talaga. At sana ito yung simula ng maagang pamasto para sa iyo. Oh, maraming salamat sa Ma'am Sarah. Masaya. Anong pakiramdam mo ngayon? Nauna na siya ako. May gusto kang sabihin sa kanya? Maraming salamat talaga. Actually, kahit wala siyang sabihin dito morning, nakikita ko sa mukha niya kung gaano siya kasaya. Masaya, ganun niya. Ang nararamdaman. Lahat talaga sa binigay niyo yung tulong sa akin. Nakita ko siya dito morning. Bagamat sa labas siya nagmamalakad, alam ko ang hindi madaling magaling magmamalakad. Pero ito pa, lumalaban. Ito yung sinasabi ko na ito yung matatapang na tao. Hindi sila perfecto, hindi sila yung sinasabi natin ito. Pero ito hanggang lumalaban at nagmamalakad. Maaari tayong nakakamali sa buhay. Pero hindi naman yun na magiging mukha mo habang buhay. May pagkakataon na yung pagsimula. Kaya Vivian, laban. At manalangin ka sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay mo. Ganun din po sa mga nanonood ngayon. Hindi tayo talaga iiwanan ng Panginoon. Kahit anong paghihirap yan, basta itawag mo na sa Kanya. Wala tayong ibang pupuntahan kundi sa Kanya. Siya agad ang pagkain. So, meron akong konting pabaon na pagkain. Pagsalubong din doon. Salamat din. So, ito naman din ay pamahagi ko ito sa mga nagiging kasama ko. Pinang ito na sa flyover sa Broadway. Ito po ngayon, kasama ko, of course, si Sarah Javier, ang napakabalik nating kaibigan na tumutulong sa lahat ng mga proyekto ko. Nandito ito, bukado sa kanyang puso ang pagbibigay tulong sa lahat ng mga nangangailangan. At kasama natin si Vivian. Sa pagkakataong ito, gusto kong hingiin ang nandamdamin nitong si Vivian. Vivian, anong feeling mo? Dahil makaka-uwi ka na ngayon sa Davao, at the same time ay may isang Sarah Javier na gustong tumulong sa iyo at umaasa sa pagbabago mo at magandang hinaharap. Una-una, excited ako dahil mga pinigo ng pamilya ko. Nahiya ako na nag-excited ako. Basta salamat sa lahat-lahat ng nakakaintindi sa sitwasyon. Pasensya na po kung nagkamali. Pag umiiyak ka, pinigilan ko. Tears of joy na ba yan? Oo, napagod ka na umiiyak. Pero laban na. Kagaya ng sinabi. At this time, iuuwi kita sa Davao. Salamat. Ngayon, happy-happy ka na. Hindi lang masaya. Excited na talaga. Mm-hmm. Mula pa kanina, titig-titig talaga ba sa kanya kasi gandang-ganda ka sa'yo, Vivian talaga. Maraming siguro kung hindi siya nabilad sa araw. Kung hindi siya nabilad sa araw, kung hindi siya nasa karni, maaari. Hanggang ngayon kasi nilitaw pa rin yung mukha na maganda. Salamat. Kaya yun ang dami mong iyalalagay sa isip mo. Ako na mismo nagsasabi, maganda ka. At patuloy kang gaganda kung patuloy na iisipin mo, maganda ako. Huwag kang titigil, magbago, hindi po kit na dapaka, eh doon ka na lang mag-stay. Tumayin ka, Vivian. At ipakita mo na ako man ay nagkamali, ako ay nagkamali. At patuloy na magbabago. Yun lang ang bahala ko talaga patuloy. Hanggang wala pa akong nararamdaman sa katawan ko. Masaya, malungkot, pero mula sa dilim, may silay ng liwanag. Liwanag na mula sa mga taong tulad ni Sarah. Sarah, thank you so much. At maraming salamat ito mo, Ligan. Muli, ipinahagi natin yung pagmamahal, hindi lang para sa sarili, hindi para sa iba. Thank you. Binigyan mo po niya ng pagkakataong makatulong. Ang sarap po ng feeling na ito po ay nakakatulong sa isang tao na higit na nangangailangan. At abangan po ninyo yung mga susunod pa namin gagawin ng ating kaibigan na si Vivian. Iuuwi ko po siya sa Davao. Sasamahan ko po siya sa Davao. So ano, excited ka na ba? Excited ako. Ano mang problema ang hinaharap, gaano mang kalalim ang mga pinagdadaanan, gaano mang katinik, kasakit ang ating nararamdaman, may bagong bukas, may bagong pag-asa. Ako po si Morley Alinyo na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa mabag. Hindi naging maramot kay Vivian ng Diyos. Dahil sa kanyang pagbangon ay may mga taong tumulong sa kanya. Hapon noon, bago kami tumulak patungong Ninoy Aquino International Airport, ay dumaan muna kami sa Rodel Bautista Salon at doon isinagawa ang makeover. Habang kinukulayan ang buhok at minimakeupan ay mixed emotions ang nararamdaman ni Vivian. Napaiyak siya nang muling masilayan ang gandang ipinagkait sa kanya ilang taon na ang nakakaraan.
At paano ginawa mo rito sa makeup niya? Actually, delight makeup ko lang siya. More on, nag-focus ako sa hair niya. Kasi talaga, yung look niya, gusto ko talagang mabago. Delight ko siya. At the same time, nilagyan ko siya ng highlight para maging bloomer talaga yung tegabini. Actually, maganda na yung mukha niya. Konti foundation lang, lipstick, eyeliner. Maganda siya. Beautiful siya. Talaga kailangan ma-emphasize talaga pagdating sa hair. Yun ang magdadala sa kanya para mas elegante ang dating niya. Hindi na siya isang ordinary tao. Yun ang kagandahan. Ano masasabi mo sa ginawa ng isang Rodel Bautista? Masaya ako na talagang iniba. Binago niya, binalik niya yung noon kong aura. Nasyak talaga ako. At umiiyak ka? Naalala ko lang yung dati. Ano ba yung naalala mo dati? Kagaya ng sinasabi niyo kung ano yung aura ko noon. Parang minagic niya. Ikaw ito noon? Ako to. Ako to. Ito ako noon. Na mismo ikaw noon? Salita. Pagkatapos mangyari ang mga naging problema, ang mga pinagdaanan mo, ano ang realization mo ngayong bumalik ka na sa pagiging ikaw mismo? Grabe kuya, grabe. Sa ginagawa mo talaga sa akin, talagang ang laking tulong, ang laking nabago. Although wala pa ako, papunta pa lang, papauwi pa lang ako. Parang excited ako, grabe, grabe, grabe. Laban lang. Ganun talaga, habang buhay pa tayo. Ano natutunan mo noong ikaw ay madapa at ngayong babangon ka? Marami kuya, marami akong natutunan talaga nang nasa kalsada ako para lang mabuhay ako sa kalsada. Masaya pa rin ako dahil nagiging survive ako sa mga eksena doon sa kalsada na hindi ko akalain kuya. Thanks God pa rin ako dahil nag-uumpisa pa lang, hindi pa talaga nangyayari talaga yung gusto ko rin at gusto nyo rin mangyari, pero inumpisahan nyo na. Lalo-lalo ka na kuya. Makita mo yung sarili mo noon. Ngayon, kaharap mo ang salamin. Dati, nag-alala ako ng basura pero parang minahajikata ni Kuya Rodel. Sabi niya, tanggalin daw niya yung mga grasa, amoy, araw. Rodel, anong feeling mo na eto tayo, may isa tayong tao na napasaya sa mga oras na ito? Ang mga tao naman, ano, maraming kailangan magbago para sa kanilang sarili. Siyempre, paano nila sisimulan? Siyempre, kailangan muna makita nila muna sa aura yung totoong pagbabago ng buhay nila. Siyempre, masaya tayo sa ginagawa natin. Kaya nga, nandito tayo sa trabaho natin para tumulong din sa kanila para maibalik natin yung talagang sigla ng buhay nila. Kasi alam natin na wala man lang sila sa ano, at least may ibabalik man lang natin yung kaligayahan dulot ng trabaho natin. Kaya, siyempre, of course, happy ako. Dinala dito ni Morley sa akin, si Vivian, kasi talaga, yung nakita ko siya the first time, para shock ako. Sabi ko, pero may pag-asa to eh. Gaganda at gaganda talaga si Vivian. I'm happy. Dito mo siya dinala. And thank you so much, Vivian, sa tiwala, and Morley, of course, sa tiwala mo. Thank you so much. Salamat. Muli nating pinatunayan na ang pagmamahal, pagrespeto, at pagbibigay halaga sa isang tao ay hindi natin dapat ipinagdaramot. Gumawa po tayo ng kabutihan sa ating buhay dahil minsan lamang po tayo mabubuhay. Hindi po ako nakagawa ng pagkalaki-laking kagandahan o pagkalaki-laking kabutihan, pero sapat na po ang narinig ko kay Vivian ang kanyang mga mensahe ng pagpapasalamat. Muli! Ako po si Morley Alinyo na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo, mabuhay ka sa panig ng mundo! Yeah! Heto na, ilang sandali pa ay nasa airport na kami. Handang-handa na si Vivian na harapin ang kahapong iniwan. Heto na, iyahanin ko na si Vivian sa Davao. Sana safe kami ngayon sa pagsakay namin ng aeroplan. Well, may nakuha sila sa Davao na po. See you, Davao. Habang nasa himpapawid ang Pacific Airlines na aming sinasakyan, ay kita namin kay Vivian ang sobrang kaligayahan. Eto na tayo, nandito na tayo ngayon sa Davao, ang bayan na yung sinilangan. After 12 years sa kauna-unahang ng pagkakataon, ngayon lang ulit siya makakabalik ng kanyang bahay. 12 years, imagine, tagal-tagal. Ano ang feeling mo? Excited. Hindi ko alam ko na nagigit pa ako. Tapos nagigit. Masaya. Excited na rin ako na makita na nanay mo at kapatid ko. Habang bumababa ang aeroplano, ano yung sa akong naramdaman? Tumutulo ako. Siguro excited ako. Ang saya-saya. Para ngayon na po pwede lang, nandoon na agad ako sa bahay namin. Kaabang-abang, ano kaya ang susunod na mangyayari? After 12 years, ano ang pagiging reaksyon ng pamilya sa pagdating ng ating kinibigan? Iyan ang ating araw. Samahan niyo po kami. Tuloy-tuloy po itong ating ginagawang pagtutok sa kwento ng isang dating entertainment sa Japan na naging taong bansa.
Ako po si Morley Alinyo na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa anong panig ng mundo. This is it. Sinundo kami ng aming kaibigang singer na si Ian Season sa Davao Airport at inihatid na kami sa San Pedro, Davao City. At dito, naganap ang eksena at mga kwentong hindi namin malilimutan. 12 years ago, nang huling umapak si Vivian sa bahay nila. Pagkatapos ng 12 taon ay eto ngayon siya at dito uli siya sa kanyang bahay at haharapin niya ang kanyang nanay, kapatid at iba pang pamilya. Vivian, ano ang pakiramdam? Nandito na talaga. Handa ka na ba? Kinakabahan ka ba? Handa ka na bang harapin yung kinatatakot ng pag-aaral? Handa na po. Maging ako man ay kinakabahan dahil ramdam ko ang tension, ramdam ko ang excitement. Kaya halika, simulan na natin ang pakikita-kita ni Vivian sa kanyang pamilya. Tara, Vivian. Tara. Ayo. Ano? Sarang pila mo noon. Sige, pasok. Pasok. Oh, tingnan mo. Ay, sana ko alam ito yan. Wala yan po niya. Pasok tayo, pasok. Ito po ma, inamin po lang niya sa unoon. Sa nagyapan pa siya. Ito po, nagpasok po siya ng ganyan-ganyan. Oh. Naway, pako niya din. Oh. Pako niya, tingnan mo. Ano na pala mo ngayon? May ano pakiramdam niyo? Nagkita na po kayo ni... Oh, okay lang. Sabi mo nang abatin niya na ma. Uuwi na kuya. Pauwiin mo. Dito, open mo bahay natin. Masaya po kayo nagkita na kayo. Eh, okay na. Kasi eh, ano ko naman sa araw-araw. Ginanasan ko manyan mag-uwi na siya. Sabi ko nun, ano mo yung anak ko? Hindi ka na bahala. Tingnan mo, ano na pala mo? Sabi ka na pira. Noon, hindi ka nag-guess sa akin. O, ano ngayon, pinili mo yung laki mo. Nag-guess ako magsabihin sa nanay mo. Maganda man yan noon. Ano, tingnan mo ngayon mukha niya. Ano po ipinagdarasal niya? Sabi ko, hindi ko nabalas sa anak ko. Sana pawiin mo na kasi sabi pa ng kapatid niya, pwede mo na po isa po saan mag-guess. Saan mag-guess? Magbigay ng pera. Wala tayo makakaming cellphone. Pero na-miss po niya siya. Ay, oo, anak man. Ito na po siya ngayon sa tabi niyo na po. May gusto po ba kayong sabihin sa kanya ngayon? Salamat kayo. Uwi ka kasi wala na pa. Papa mo. O ngayon, October 17, one year na siya. O sunod bulan na, punta tayo sa cemeteryo. Nanay, sabi ni Vivian, habang kami tumatakbo ang sasakyan ng eroplano, ang sabi ni Vivian ay nagsisisi po siya sa ginawa niya sa inyo. Dumating po daw yung sandali, nilabanan niya kayo. Minura niya kayo. Oo. Nagkasakitan kayo. Sinaktan po kayo. Hindi naman sinaktan. Sinaburuta ko talaga siya. Ngayon, nanay, may gustong sabihin po sa inyo si Vivian. Ma, sa iyo ako. Kasi... Ayan, ang mga ilang kamali maganda, pero tawlaw tapos tumulong mo. Alam naman natin, pareho naman siguro tayo may mali. Pero ako na bilang isang anak mo, na ikaw talaga ang nanay ko rin. Kung hindi mo rin ako ginanon, hindi din ako mapunta doon. Hindi kita sa sinisisi, which is decision ko yun. Eh ngayon, nahuli na naman ako, wala na si Papa. Kaya ay hindi ko na pwedeng pabayaan. So ano ipinangangako mo sa nanay mo? Nanay ko. Sa imong giingon, nakalimutan na ito ang tanong kalimutan na natin yung mga alipan natin noon ako ang anak. Kaya nga, kampari at kuya, kailangan na rin ako ng mama ko, kaya wala na si Papa. Salamat kayo sa inyo. Ito nakita kita sa ano, vlogger. Kasi yung mga pinsa niya, punta dito sa bahay. Auntie, ito ng anak mo na masura na lang ko. Ay, no, kung paano na lang yan. Dito sa bahay, wala siyang gutom. Tato kami sa kaunto araw, may ulam kami. O, yan ang pinili niya. Sa loob ng 12 taon na miss nila ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, isang makasaysayang halik at yakap ang i-request natin. Pwede ba sa pagkakataong ito? Salamat kayo, niuli ka. Hindi na sinasabi ng kalimutan na natin. Pipiginaan nito na ako.
naman din yung kababata. Gano nyo kami si Vivian? Kasi kababata ko talaga ito. Ito ay isang makasaysayang kuwento sa buhay ni Vivian. Nang matagpuan ko siya sa isang basurahan habang kumukuha ng makakain at may bibenta mga plastic. Ito na ang tuldo ng pagbabakas ng kalungkutan ni Vivian na kanyang naramdaman sa loob ng 12 taon. Ito na yung pagkakataon na muling mabubuo ang isang tahanan na minsan isang panahon sinubok ang katatagan. Vivian, sa pagkakataong ito, sa harap ng publiko, sa harap ng maraming tao, ano ang ipapangako? Ang mapapangako lang sarili ko, yung mga naiwan ko doon at kung ano man ang mga katatarantaduhan kong mga nagawa ko. Yan ay ayaw. Magsisimula po ako. At para sa mga nakakaintindi, maraming salamat sa mga tumutulong sa akin. Maraming salamat. Magsisimula gagawing maganda, itutuwid ang liko-likong landas na minsan isang panahon na naging hantungan ng kanyang mga araw sa lansangan. Ito ang dalawang mukha na sa pagkakataong ito, niyakap kayo, hinalikan kayo ni Vivian. Kumusta na po yung tampo, yung konting galit sa puso ninyo na naging dahilan upang sumama ang loob ninyo, minsan isang panahon, lumaban si Vivian sa inyo. Ay, okay lang. Kasi nandito na siya. Salamat din ako sa Lord, sa inyo. Natin yung anak ko. Maraming salamat po. Nawala na yun ako sa kanya. May gusto kayo sabihin ngayon kay Vivian, ngayong kaharap na po kayo. Huwag po na ulitin yung mga bisyo-bisyo mo. Magbagong buhay ka. Kasi nandito ka na sa bahay. Pabuhay tayo nang hindi man tayo mayaman, di ba? Magkakaya may tatutang araw o may pera man sa makabita ng ulam mo. Ano pang hanapin mo? Mabuti't umuwi ka na, di ba? Masaya ka, nanay. Ah, masaya. Andito na kasi matanda na ako. Ayun naman mo. At ikaw, ano ang reaction mo nang makita at mayakap mo ang iyong ina? Kung noon talagang parang aso at busa kami dalawa. Pero ngayon, grabe. Grabe. Ano natutunan mo, Vivian? Ano natutunan mo sa mga pangyayari ito sa buhay mo? Marami. Marami talaga. Sa masalimuot kong pang buhay doon. Tingnan mo, hirap doon sa Manila. Dito sa Davao, marami kang pagkain. Nanay, napanood mo noon kung saan ay namumulot siya ng basura. Ay, umiyak ako kasi yung mga pinsan dito, nagmadalip munta dito. Auntie, auntie, andito na anak ko, tingnan mo na masura ko. Bakit nagkaganyan? O bakit di siya umuwi? Kami pa nakabagyan, pwede siya padala ng pera, pampamasay, pero saan ihulog? Wala kaming cellphone, wala kaming tao na padadalan. Okay lang, dinarasal ko gabi at araw. Dinarasal ko sana, Lord. Ano yung anak ko? Bagong buhay na siya. Sana umuwi na siya. O hindi ko alam, dito na pala. At sa mga sandaling ito, napakinggan ng Diyos ang munting hiling ninyo. May gusto ba kayong sabihin sa Panginoong Jesus na buhay? Ngayong narito na ang iyong anak na si Don Don. Ay, pasalamat din ako sa Lord kasi nininig yung mga dasal ko. Pasalamat. Vivian, alam ko na sa mga sandaling ito, itong tahanan na ito, hindi man siya ganung kagandahan. Ito ay mapupuno, masisiksik, maliliglig ng pagmamahalan ng isang ina, ng isang anak na minsan isang panahon pinaghiwalay ng pagkakataon. Ito po ang isa sa pinakamasayang tagpo ng aking buhay. Ito na po ang isa sa pinakatugatog ng kaligayahang aking nararamdaman. Ito na po yung masasabi kong pinakamaganda na nagawa ko siguro sa aking buhay. Ang gumawa ng kabutihan, ang magpasaya ng marami nating kababayan. At sa pagkakataong ito, isang mag-ina ang muli nating binigyan ng pagkakataong magsama at muling pagsaluhan ang naudlot na pagmamahalan. Congratulations. Thank you, kayo. Ayun, palakpakan naman natin sila nanay. Hey. Ayan, nanay, gusto ko sa inyong ipakilala. Ito po, si Winnie Chu, nanay. Ayan, ayan. Ito po si Yan, nanay, si Yan Season. Ayan po. Kaibigan ko yan. Ito dalang sunod, ito naman yung senior dito. Ito naman yung kabatch ni Nora Honor. Saka siyempre, nanay, ang aking kaibigan, si Yan Season. Siya, nasaya kagayan din, assistant dito yung ayun. Don pala pangalan mo dito. Alam mo, Don talaga ginagawa. Alam mo, pangalan niya, Ryan. Ryan. Tapos, paano na pala yan niya, Don. Doon, nagtaka nga ako, bakit Vivian din na lang doon. Manila na yun. Pero Vivian, sa totoo lang, masayang masaya ako ngayon. Salamat.
isang buhay na alala sa akin yung nangunguha ka ng basura, nangunangangalkal ka. Pero nay, nakita ko sa kanya yung isang kabutihan. Kaya ako siya tinulungan. For the first time in my life, ngayon lang ako naghatid ng isang bagong kakilala sa lugar na hindi ko alam. Eh, punta kayo, balik-balik kayo dito sa Labaw, ha? Nanay, pasyadong malayo ito. Mas mabuti pa, hanap nyo na akong boyfriend. Muli, dito sa Davao City, sa muling pagkikita ng mag-ina. Ako po, si Morne Alinyo, na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo. Iyakan, yakapan, sisihan at sumbatan at pagpapatawad sa isa't isa. Yun ang tagpong pagkikita na mag-inang Bibian at Nanay Carmelita. Susunod, pagkatapos ng ilang araw, kumusta na kaya ang mag-inang Bibian at Nanay Carmelita? Ano nga ba ang plano nila sa isa't isa? Saan at paano sila muling magsisimula ng kanilang buhay? Abangan! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinyo, ito ang Tundo.